ka ba sa mga balitang mainit na pinag-uusapan? Mga pangyayari na pinagkakaguluhan sa social media? Mga kakaibang balita? Trending ngayon! Trending ngayon. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng nakikinig ng DWIZ 882. Magandang gabi, umaga, tanghali, madaling araw sa inyong lahat saan man kayong panig ng bansa naroroon. Kami po ang inyong katrending at kasama ngayong gabi. Ako po si Mara Valle. At ako naman po si Rashid Locsin. Samahan niyo po kami sa isang oras na puno ng kwentuhan, balitaan ng mga malalaki at trending na balita sa labas ng bansa, sa bansa pati na rin sa social media na mayroong kakaibang istorya at yung iba naman ay kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kung nais niyo pong magbahagi ng opinion, ay live na live po tayo dyan sa ating Facebook page sa DWIZ 882. At syempre meron kaming YouTube channel na DWIZ 882. At syempre partner, sabayan tayong napapakinggan sa DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan, 98.7 Home Radio Davao, 89.5 Home Radio Iloilo, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio Jensan, 95.1 Home Radio Naga at 92.3 Home Radio Legazpi. At RPN DYKB Bacolod, DZBS Baguio, DYKC Cebu, DXKT Davao, DZKI Iriga, DXKS Surigao at DXXX Zamboanga. Ayan, at syempre tayo po ay napapanood via test broadcast sa Digital Free TV Channel 23. Available din po kami sa digital TV devices gaya ng ABS-CBN TV Plus, GMA Affordabox, Sulit TV at iba pang digital TV receivers. At syempre, pwede nyo rin po kaming mapakinggan sa aming website sa www.dwiz882am.com at syempre, meron din kaming TikTok account na DWIZ News. Yan, maraming platform na pwede nyo kaming subaybayan at suportahan. At syempre, nandyan rin yung mga kasama natin sa himpilan. Ayan, partner, wag tayo magpatuloy sa ating mga trending at viral stories. Ay tanggap muna tayo ng pag-uulat sa atin mula sa ating IZ Reporters. DWIZ Patrol Report. Paggawa ng mobile application para sa distribusyon ng ayuda, inihirit ng isang mambabatas. Ang detalye niya ni Ate di Patrol 11, Tina Nolasco. Tina? Iminunggahi ni dating House Speaker at ngayon Senator-elect Alan Peter Cayetano na magkaroon ng mobile application ang gobyerno para sa pamamahagi ng ayuda at pampublikong serbisyo. Ayon kay Cayetano, ang pagbibigay ng sentralisadong database ng pamahalaan ay makapagdudulot ng epektibong distribusyon ng ayuda ng mga lokal na pamahalaan para sa mga nangangailangan. Kung napamahalaan din niya sana ng maayos ang mga datos na nakolekta nitong nakalipas na 2 taon, ay may iisang database na mapagkukunan ng impormasyon at mas magiging madali ni Cayetano na mabubuo ang naturang aplikasyon. Gayet nito, sa panahon ng digital age at ng cellphone, dapat ay kaya ng magawa halos lahat ng government transaction sa pamamagitan ng telepono dahil bakit paan niya pahihirapan ng taong bayan kung pera naman niya ng mga ito ang naturang ayuda. Ito si Patrol 11, Tina Rurasco, nag-uulat para sa Impilang May Totong Lakas, DWIZ. Ayan, maraming salamat sa ating Patrol 11, Tina Nolasco. At bago tayo magtungo sa ating mga Ronda at Metro Patrol partner, ay bumati muna tayo sa ating masusugid na tagapakinig at tagapanood. Ayan, unahin partner, Dito sa ating Facebook Live, magandang gabi kay Angelo Redaha, Nelson Malinaw, Rolando Cotoner at Aileen Giang Castro. Ayan, binabati ko din si Sheila Ordinario. Yan, isa yan sa mga nakasama ko ng WeJump. Diyan yan sa Alabang. Nung Sunday, partner.
Dahil birthday niya ngayon. Ayan, happy birthday, Sheila Ordinario, sa aking tropa dyan sa Parañaque City. Ayan, partner, gusto ko rin palang batiin. Speaking of birthdays, ito ang favorite tita ko, birthday niya pala ngayon. Ay, wow. Pero hindi ko nasasabihin kung ilang taon. Pero kay Tita Vina Marivalle, happy birthday sa ayan. Happy birthday! Ayan, diba? May twins na ako talaga dito. Ayan. Pero bago natin batiin naman ang ating mga pamilya, ay puntahan na natin, syempre, mga balita muna tayo sa unang bugso ng ating mga trending at viral stories. Ay puntahan na natin ang mga balitang hatid ng ating Metro Patrol. Metro Patrol Report! Floodgate na nasa pamamahala ng MMDA, pinamamadali na ni Mayor Tiangco ang paggawa. Detaling yan ihahatid ni Danny Cruz. Sir Danny, good evening! Yes, magandang gabi, Mara at Rashid. Ongoing na ang pagsasaayos ng MMDA floodgate sa Tangos, sa lungsod ng Nabotas. Ayon kay Mayor Toby Tiangco, hangad niya na matapos ito sa lalong madaling panahon bago pumasok ang sama ng panahon o bagyo sa bansa. Kailan lamang ay kinumpirma ng alkalde ng lungsod ang pagkasira ng navigational floodgate sa Tansa na nagdulot ng pagbaha sa Malabon at Nabotas. Ito'y nasa pamamahala din ng MMDA. Gayunpaman, nanawagan itong si Mayor Tiangco sa mga Nabotenyo na manatiling responsable at disiplinado sa pagtatapon ng basura kahit pa daw maayos na at gumagana ang bombastic pumping station dito sa lungsod ng Nabotas. Aniya, mababaliwala daw ito kung barado ang mga kanal dahil sa basura. Sinabi ni Mayor na mas na makatutulong na pagbukurin ang mga basurang nabubulok at ang hindi nabubulok sa pagtatapon. Dagdag pa ni Mayor, ang basurang ito ay kinukolekta ng barangay maging ang mga recyclable at ang pagtatapon naman ito ay kinukuha naman ng garbage truck ng city government. Batay sa alkalde, hintayin muna ng mga residente ang truck bago ilabas ang kanilang basura para hindi kumalat ito at manatiling malinis at maayos ang kapaligiran upang makaiwas sa sakit at sakuna. Sinabi ni Mayor Tiangco, maging responsable po tayo para po ito sa kapakanan ng nakararaming Nabotenyo. Yan ang update. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. TWIC. Ayan, maraming salamat Danny Cruz mula dyan sa Camanava. Samantala, dako tayo sa ating Ronda Patrol. Ronda Provincia. Dalawang tulak ng ilegal na droga sa lalawigan ng Camarines Norte. Arestado ang detalye niya ni ati ni Melvin Machado. Magandang gabi, Melvin. Ay, magandang gabi. Arestado ang dalawang tulak ng ilegal na droga sa lalawigan ng Camarines Norte matapos ang matagumpay ng anti-drug bypass operation ng Dait Municipal Police Station at Camarines Norte Police Intelligence Unit kahapon sa Purok 1, Barangay Isidro, Dait Camarines Norte. Kinilala mga sospek na sina Jelius Canyeb at Jandalin Kabatuan, pawang residente ng Barangay Cubangbang, Dait Camarines Norte. 8 sachet ng umanay shabu ang nakumpiska sa mga sospek na umaabot sa 60,000 piso ang halaga. Pawang kabilang sa Provincial Recalibrated Database on Illegal Drugs ang dalawang sospek na maharap ngayon sa kaukulang kaso. Mula sa Bicol, Melvin Machado, dagulat sa impilang may todong lakas, DWIZ. Maraming salamat Melvin Machado. Machado, samantala kuha naman tayo ng COVID-19 update sa Ilocos Norte mula kay Ronald Idol Domingo. Magandang gabi, Ronald. Ronald, come in. Babalikan na lang natin si Ronald. Ayan, partner, baka may gusto ko pang batiin dyan. Ayan, babartiin. Babatiin ko lang si Julieta de la Cruz. Good evening kay Zoraida. Good evening mga madam ganda. Syempre, kailangan natin batiin to. Dapat ano yan, ina-highlight. Yes, magandang gabi mga madam ganda. Wow, thank you so much. Mayroon ba tayo nun? Thank you so much. Wala. Tayo na lang. Ayan, kay Lee Antonio watching all the way from
Kalinga Province. Pa-shout out, Madam. Wow, talagang Madam. Sino kayo dyan? Madam-daming yun. magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, ang dami nanonood sa ating simula kanina na pagsimula pa lang natin ng programa natin. 40,000 ngayon kumalahati. Kasi nabati na daw. Tapos daw shout out, partner. Pero maraming salamat po ha sa patuloy na pagsabaybay hanggang sa pagtatapos ng ating programa kanina. Pero hindi pa po kami nagtatapos ha. Nagsisimula pa lang tayo dito. Kumbaga, papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Ano daw? Ayan, partner. Bago tayo magkagulo, partner, balikan na natin ang ating Ronda Patrol. Ronda Provincia. Ayan, COVID-19 update naman. Kunin natin sa Bataan mula kay June Bringula. Magandang gabi, June. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga aktibo at kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Bataan. Batay ito sa pinakahuling ulat ng Provincial Health Office na nakarating sa tanggapan nitong si Governor Abbott Garcia. Ayon dito kay Dr. Rosana Bukahan, Provincial Health Officer ng Bataan, mula sa dating 23 na bilang ng aktibong kaso, nadagdagan nito ng 4. So ito ay umabot na sa 27 ang kabuuang bilang. Samantalang 5 naman ang nadagdag sa mga kumpirmadong kaso, kaya ito ay umabot na sa 38,033. Isa naman ang nadagdag sa gumaling at ito ay pumalo na sa 36,601 ang kabuuang bilang ng mga gumaling sa buong probinsya. Naman na ilang araw lang na italang nasawi o namatay sa natural sakit at ito na nanatili sa bilang na 1,045. Ibig sabihin nito, ito yung nangyari mula noong January 2020 hanggang sa kasalukuyan. Ayon pa rin sa ulat ng Provincial Health Office, bagamat nagkaroon ng bahagyang paglobo o pagtaas ng bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19, maituturing na ito'y napakababa pa rin kung kumumpara sa mahigit na 4,000 aktibong kaso noong mga nakaraang buwan. Pero sa kabila na ito, patuloy pa rin ang panawagan ng Provincial Health Office sa mga taga-Bataan, lalo na sa mga senior citizen na magpabakuna na at magpabooster shot dahil nakaredy na ang lahat ng mga center sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Bataan. June Bringula nagulat sa Impilang Metodo Lakas, DWIC. Ayan, maraming salamat, June Bringula. Mamaya babalikan natin si Ronald Idol Domingo kasi medyo nagkaroon ng technical problem siguro sa line niya, no? Pero sa ngayon, partner, ay babatiin ko lang din si Luz Domino at si Tita Van and Tita Darren from US. Lagi silang nanonood dyan via Facebook kasi syempre nire-replay nila yung ano natin kasi lagi ko daw silang binabat. Hello. Thank you for watching. Ano na, matik na. May translation. Thank partner, you. Ayan, partner, nandito rin. Okay. May nag-watch bigla. Sorry, na-disclank ako. Kay Miss Tizen B. Roman. Nanonood din, partner, ito. Siyempre, si Byron Igar. Yung mga kapatid mo. Yung mga kapatid ko, nandiyan lang yan. Hi, Manu. Hi, Mavi. Siyempre, yung daddy ko, si Chief Engineer. May sabihin na naman. We're here. May kasi panuatig diba, na naman. Ayan, kay Maria Rebecca Loxina, nag-birthday kahapon. Sana nag-enjoy ka. Ayan. Thank you so much. Eto na, partner, dahil ang programa natin ay trending ngayon, eto na ang ating mga viral stories. Trending ngayon. Ayan, thank you so much sa ating mga kasama dyan sa Impila na talaga super support talaga sa atin. Eto nga, partner, nakakatuwa to dahil yung kapatid niya ay hindi nakapunta sa kanyang kasal. Bakit? Tingnan natin kung anong ginawa ng mga kapatid niya para lang makasama siya sa family picture. Di ba? Sabi dito, gusto ng bride na si Therese Edifonso Manaha na kumpleto ang pamilya sa picture. Kumbaga, family picture ito. Sa kanyang wedding day. Kaso, ang problema, partner, hindi nakauwi ang kanyang bunsong kapatid na si Trexie Edifonso. Letter T sila lahat, na nagtatrabaho bilang teacher sa Singapore. Kasi syempre malayo nga naman, di ba? Ang naging solusyon niya daw para makasama lang sa family picture itong si Trexie, nagpagawa daw si Therese ng life-size
Standee. Alam mo yung mga nandun sa mga pagkain, tapos mga, yung mga standee ng artist. Oo, yung mga artista na usually nga, life-size nga eh, para nga naman kasama nila. Tama ka dyan, partner. Pinagawa niya daw ng standee, yung kapatid niya si Trexie, na pag ganun pala, pag umaabot pala yun ng 1,600 to 1,800 pesos para makapagpagawa ka ng standee. So, yung mga standee pala dyan sa mall, ganun pala siya, ganun ding kalaki. Mamaya, ipapakita natin yan dyan, Jai. Actually, mas pricey siya kasi dati may catering kasi kami noon. Usually, pag yung mga nagpapakater ang nire-request ganyan, mas higher yung price, syempre, compared mo sa tarpaulin lang. Oo, kasi pag tarpaulin lang, ano eh, ano ba mas mahal? Tarpaulin? Tarp kasi is piniprint lang eh. Yung parang ano lang talaga siya, parang board lang ay, na landscape. Eto, kagaya nito, yan kasi pwede mo iuwi yan. Oo, halimbawa, pwede. Yung sa mga nag-18th birthday, yung debutants, talagang inuuwi nila yung ganyan nila. Siyempre, tapos nilalagay sa house. Oo, siyempre. Tinan mo naman, talagang siguro nag-picture na tong kapatid niya si Trexie doon sa Singapore. Kasi pati yung motif eh. Oo. Para lang makasama sa family picture, ay talaga naman, dinala talaga sa wedding day. Okay. Talaga naman kakaibang story talaga tong si, yung pinagawang life-size ni Therese. Ikinasal si na Therese at ang asawa nitong si She Manahan sa Negros Occidental noong February 27, 2022. At ang pakiramdam naman daw ni Trexie ay para na rin siyang nakadalo sa wedding day ng kanyang ate. Ang cute naman nun. Siguro dalawa lang silang magkapatid. Kaya talagang kailangan. Ay, tatlo silang magkapatid. Tatlo. Oo. Tapos Tres Marias pa. Alam mo, ganyan kami minsan ng ate ko eh. Kasi Tres Marias kami. Tapos isang lalaki. Kumbaga, apat kasi kami, di ba? Di ba kahit tatlong babae? Tres Marias. Pero hindi ko kasi sure kung kinukuin pa rin yung term na Tres Marias kapag may lalaki. Hindi ko sure. Kasi usually, pag narinig ko Tres Marias, as in, magkakasunod sila, tapos tatlong babae lang sila. Ah, kayo ba? May lalaki kayo? Kaya. Tatlo kami, tapos yung gitna apat namin. Apat kayo? Hindi, tatlo lang kami. Tapos yung gitna namin yung lalaki. Ah, hindi kayo Tres Marias pala. Ano lang kayo, two dalawa? Two bouncing baby girls and one boy. Ganun. Two bouncing baby girls. Ang cute naman. Pero kami kasi apat kami, ang panganay namin is lalaki. Kasi yung kami magkakapatid, talagang sunod-sunod. Pero 2 years gap naman every kids. Baka pwede yun. Hindi kasi natin sure eh. Baka pwedeng i-consider na Tres Marias yun, tas yung kuya mo, uniko iho, gano'n. Parang gano'n nga. Kasi diba yung pinwento ko nga kahapon. Oo. Pero eto nga partner, sabi ni Trexie, paliwanag naman ni Trexie, yung leave niya daw po ay kulang pa sa quarantine period sa pagbalik niya sa Pilipinas at pagbalik niya sa Singapore. Totoo naman kasi ilang araw yung nire-require para sa quarantine kapag umuwi ka ng Pilipinas at ilang araw din ang nire-require para sa pagbalik sa Singapore. Kasi syempre, bago ka din mag-work, kailangan fit to work ka. Correct. Ganun yun, di ba? Sure na safe kasi nga ngayon, di ba, yung restrictions natin sa COVID, talagang kailangan pa rin. Although minsan kasi yung mga tao, no, overlook na nila yung mga banta ng COVID dahil parang nasa sarili na sa new normal. Pero nandyan pa rin kasi yan at may mga bansa pa rin na talagang mahigpit. Kasi dito sa atin kahit papano, nagluwag na, diba? Kasi yung mga borders na yun, wala na silang quarantine period. Oo. Sabi pa nga dito, tama naman din ang ni Trexie. Inisip din niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya at babalik ang mga estudyante at kapwa guro sa Singapore. Totoo naman kasi lalo na ngayon dito sa Philippines ay face-to-face classes na tayo. Kasi parang ang school year is magsa-start ng August, di ba? Kaya talagang, although hindi nire-require ng DOH na bakunado ang mga estudyante, pero siguro, kasama na din yon para maging mas ma-assure mo na ligtas yung mga estudyante, pati na rin kahit sabihin mo yung teacher lang yung fully vaccinated, tapos may booster shot, kailangan din siguro yung mga estudyante na kakasalamuhin kahit meron ng face mask, di ba? Pero alam ko kasi may papatupad ata ang DOH na
parang kapag nag-start yung face-to-face classes, magagawa na sila ng bakuna doon sa ano mismo. Mm-mm. Kaya lang, ang sinabi naman, may mga instances naman silang sinabi na hindi i-require sa mga estudyante na magpabakuna. Siguro, doon lang sa mga estudyante na gusto lang. Siguro, di ba? Parang, ano pa rin yan eh, kailangan ng parental consent eh, di ba? Kasi yung mga students, most of them minors pa rin talaga. Oo, totoo naman. Lalo na yung mga nasa grade school. Mm-mm. Kaya hindi pa talaga, ano, kasi alam ko yung, pero nag-start na ang pagbabakuna dun sa 5 years old and above. Di ba? 5 to 11. Mm-mm. Kaya siguro maganda na rin na ma-assure natin na yung mga anak natin kahit nasa labas at naka-face mask ay talagang protektado pa rin ng bakuna contra COVID-19. Correct, kasi may exposure eh. Mm-hmm. Basta na may nakakasalamuha ka kasi, exposure. Oo, yun. Kasi ang immunity ng bata hindi katulad yan ng adults. Di ba? Totoo. Oo, na ano, kahit sabihin mong may ano yun, may mga gatas na pampalakas. Oo, may mga diba? Vitamins. May mga vitamins. Oo. Kasi unlike tayo kasi, ano na tayo, di ba? Kumbaga kahit ano, parang carry naman na nating i-take yung medicines na ganito. Mm-hmm. May mga bata na paano kung kailangan yung mga capsule, yung kailangan yung mga ganun, hindi ba sila marunong mag-take nung ganun? Oo. Kaya nga ang binabakuna sa mga bata ay mas mababa kumpara dun sa mga adults para kaya nung katawan nila. No? Kasi magkaiba nga ng immunity yung bata sa mga adults, lalo na sa senior citizen. Kasi kailangan nila talagang ano, mabakunahan na contra COVID-19. Yeah. Pero may mga, ano pa rin tayo, siguro yung mga may comorbidities na medyo maraming ano sa katawan, siguro ano may konting I mean hindi ganoon ka ano yung bakuna sa kanila. Sila nga yung mga group na ano, mga immunocompromised. Mm-hmm. Tama naman dyan. Yung may mga ano yan eh, may pace, anong tawag sa kanila? Yung A1. Maganyan. A2, A3 category. Hanggang A3 category. Mm-hmm. Yan. Kasama yung syempre yung mga healthcare workers. Uh-oh. Kasi syempre sila yung talagang ano. Mga frontliners natin yan. From the world itself na frontline. Yes. Nandun sila sa harap. Sila talaga yung sinusoga doon. Sinusoga talaga doon sa mga hospital na. Kaya talaga naman kailangan natin ng todo protektado. Dapat ganyan. Kaya nga as much as possible, kung kaya nga din. Kagaya rin ng lagi ina-advise ng mga eksperto ng DOH at ng iba pang ahensya, kung kaya naman, bakit hindi magpabakuna? Kung, di ba? Kung totoo. Ano naman, kung eligible ka naman and kaya mo naman, wala ka lang time, try na lang din kasi hindi lang naman yun for your safety, para din yun sa mga mahal mo sa buhay na nakakasalamuha mo, inuuwian mo. Ayun. Totoo ka naman dyan. Ito na nga sabi ni, ano, ni Trexie. Mm-hmm. Sangayon din siyang agaw eksena daw ang kanyang standee sa kasal ng kanyang kapatid. Ikaw ba? Pag kinasal ka, syempre lahat naman siguro na kailangan ng family picture tapos complete kayo. Paano kung wala yung isang kapatid mo? Gagawa ka rin ba ng standee? Yun ang hindi ko sure, partner. Baka if ever, ipapa-edit ko na lang. Ayaw standee? Para agawan mo pa din eksena, o. Ayun. Pak! Standee, Manu. Mavi. Oo. Baka yung dog namin pagawang kang standee. Bakit? Hindi, pero kasama mo naman si Jinky, ah. Siyempre, part of the family. Hindi, pero kasi, siyempre pag ganyan kasi, usually nga, kasi siguro sila kasi nga natapat sa pandemic. Tapos tsaka nasa nga, ibang bansa. Maraming risks eh. Mm-hmm. Yung pag-uwi pa ni anong pangalan nito? Ni Trexie. Oh, yung kapatid niya si Therese. Yung marami pa rin risk yung pag-uwi ni Trexie. Tapos medyo, yun nga, hassle kasi marami pang mga periods na kailangan pang mag-quarantine, blah, blah, blah. So, pero as much as possible kasi, di ba, kung magpapakasal ka naman, itataon mo halimbawa na kung may mga kapamilya ka sa ibang bansa, nandito sila. Tama ka dyan, partner, pero bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan ni Therese at Trexie, ay bibigyang daan muna natin ang ilang paalala sa ating himpilan. Sa oras na 6:31 ng gabi, magbabalik po ang programang Trending Ngayon. Trending Ngayon. At
Muli pong nagbabalik ang programang Trending ngayon at kami pa rin po ang inyong kasama at ka-trending ngayong gabi. Ako po si Mara Valle. At ako naman po si Rashid Loxin. At syempre bago tayo bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Trixie at Therese. Matino na yung matino, partner. Ayan, partner. Gusto ko lang batiin nga ulit. Kasi ngayon pa lang ata nakatutok yung tita ko eh. Ayan, happy birthday sa aking tita, si Tita Vina Marivalle. Pero hindi ko na idadrop yung age kasi, mapapagalitan lang ako pag uwi ko. Happy birthday, tita. Yes. Sana, happy birthday, tita. True, sana malasing ka tonight. Charot. Ayan, babatiin ko rin si Ninang G and Tito RJ at si Tito Omar. Nanonood din sila sa atin ngayon. Yung mga kapatid ko na bati ko na, pero sige na, babatiin ko na rin ulit. Manumavi yan. At syempre, itong mga friends ko na talaga namang nakasubaybay din sa akin, sa atin lagi dito sa trending. Talagang nakaabang yan sila. Si Kevin Carlo Kaide at saka si Kuya Mershar. Yan. Ayan. Uulitin ko lang din pala yung bati ko kahapon kasi pinagalitan ako mami ko. Mali daw yung apelido. Kasi partner, sabi niya kasi dito sa chat, siguro, medyo sabi, alam mo na, medyo nagkakaedad. Pamagalitan ako ng mami ko. Sabi niya, nakalagay kasi Lorna Domino, Canada. Kanasa pala. Akala ko from Canada. Ay, international pala yun. Oo, yung pala hindi. Ayan, babatiin ko po muli na pinapabati po ni Maria Rebecca Loxin dyan sa si Lorna Domino Canasa. Pauwi sila ng Bicol kagabi. Ay. Tapos nandun na siguro sila kasi pag 7 PM ka umalis dito sa Manila, darating ka dun mga 8 hours kasi mga 15, 3 AM, 4 AM, something like that. Wow, math yarn. Galing, hindi ko nakakauntun. Ay, hindi ko kasi alam eh. Charis. Pero joke lang. Ayan. Happy birthday. Hello po. Maraming salamat po sa Domino family dyan yan sa Sorsogon. Yan mga Bicolano at Bicolana. Thank you so much. Yes. Eto na nga partner. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nakatutok sa atin at nagpapabati lagi. Yes. Ayan. Eto na nga yung standi ni Trixie sa kasal ng kanyang kapatid. Sabi niyang ganun dito, partner, yung human standee, yung nagbigay ng kulay, doon daw po sa kasal, sa wedding day ng kanyang ate. So, na-amaze daw po siya nung nakita niya yung human standee niya na nandoon mismo sa kasal. Sino ba naman hindi ma-amaze dyan? Magugulat pa nga. Tapos, siguro, alam mo, kung sa akin yan tinabi, magugulatin pa naman ako. Ewan ko na lang talaga. Baka nasawak ko yung standee. Pero nakakatakot yan. Ayun po, nakakatakot yan. Pag inuwi mo na, tapos, hala, ba't may nakatayo doon sa window? Sabi mo, no, parang may naglalakad doon sa ano. Fairness, double purpose yan. Kasi pag uwi ni Trixie, pwede na nyo welcome home. Tapos naka-standy ka doon. Oh. Kami na nagbigay ng ano sa inyo. Idea. Pag umuwi si Trixie, ilagay nyo yan sa harap. Ewan ko na lang kung di yan magulat. Bakit na ako nandiyan? Ha, nandiyan ako. May doppelganger, ho? Doppelganger. Eto na nga, partner. Sabi niya pa dito, kompleto ang family picture ni Therese Defonso Manahan sa kanyang wedding day nang pagawan niya nga ng standee na nasa abroad, si Trixie. Di rin daw niya maiwasang matawa na makitang bit-bit ng kanyang ama at isa pang kapatid ang naturang standee. Sabi niya nga ganun, naghahanap daw siya ng tips sa wedding. Nakita niya kasi sa Facebook na mayroong example din ng wedding na di rin nakadalo yung kapatid ng groom. Sinuggest niya naman daw po sa pamilya niya, nagawa na lang siya ng human standee. At nag-okay naman daw. Pero alam mo, nakakalungkot yung ganyan. No? Kasi OFW yung kanyang kapatid na nasa Singapore, na hindi niya kasama yung buong pamilya niya na nasa ibang bansa. Kasi alam mo, yung mga nasa ibang bansa ay hindi rin biro ang trabaho kanilang kinakaharap din doon. Depende na lang kung siguro kung ano yung work mo doon. Lalo na yung mga domestic helpers natin na nandiyan sa iba't ibang panig ng bansa. Pero teacher ata si Trixie. Oo. Pero ang pinapoint ko, iba't iba kasi ang karanasan ng mga OFW, lalo na yung mga nasa UAE na part, di ba? Kasi sa mga Middle East. Oo, yan, Middle East ang tawag dyan. Kaya talaga namang saludo tayo sa lahat ng mga OFW na talaga namang nagbibigay
suporta sa kanilang pamilya na nasa Pilipinas. Mm-hmm. Kasi, alam mo, may nababalitaan kasi tayo, di ba, na mga medyo hindi magandang pangyayari pagdating dyan sa ating mga kapwa, mga kababayan natin dyan sa ibang bansa. Kahit na, saan namang bansa, actually. Hindi lang hindi lang dun sa Middle East. Pero kahit saan, may mga insidente talaga na hindi kaaya-ayo yung nangyayari sa mga kababayan natin. Kaya yan, hindi lang ang kalaban nila dyan yung safety. Minsan, syempre yung lungkot doon. Homesick, kumbaga. Kahit sabihin mo na land-based, kasi pag sinabi mo land-based, makakalabas eh. Unlike kasi nung mga seafarers, talagang barko lang sila, dagat lang yung nakikita nila. Pero yan kasi kahit sabihin mo na merong entertainment, makikita mo yung land, merong mga paligid ka pa rin nakikita. Iba pa rin kasi, syempre, pag nandito ka at kasama mo yung pamilya mo. Totoo. Iba din kasi pag nasa Pilipinas ka, yung ambience ng ibang bansa, ibang-iba dito sa Pilipinas, nakasama mo mismo. Kunyari, nandito ka na sa Metro Manila, nasa Bicol sila. Correct. Syempre, mahirap pa din yun. Kunyari, namamasukan ka dito sa Metro Manila, na taga-probinsya ka. Lalo na, ang tawag dun prom, ano ba ang tawag dun sa mga, ano yung nasa probinsya na pumunta dito sa Manila? Prom, di ba yun? Hindi ko sure, pero yun nga, yun sila yung mga talagang nakikipagsapalaran. Parang ganun din kasi yung style nila, parang nag-OFWs din, naging OFW din sila, pero hindi lang sa ibang bansa, hindi lang overseas, kundi dito sa mismong bansa natin. Sa diba? Bansa natin, pero still malayo pa rin sa mga pamilya nila. Kaya ang hirap din ng ganun. Kaya saludo tayo dun sa kapatid ni Trexie na pinagawan siya ng human standee. Para lang ano, di ba? Pero natatawa ko, partner, kasi naisip ko, nung hindi na yung venue or yung kasal mismo, paano na lang buhatin yung nakaside na? Oo, sabi niya, tara na Trexie, uwi na tayo, gano'n. Kasi syempre, pag habang hindi pa, ang hawak mo dun, patayo. Oo. Pero di ba, ang pinaka-best way na hawakan yun, pagka patagilid. Itatabi mo na, patagilid. Parang binuhat mo lang siya dito sa gilid mo, tara na, Bi, gano'n. Let's do home. Parang gano'n yung magiging style na, pero nakakatuwa naman na, ano, na naging katuwaan din sa kasal siguro yung, bakit andito yung picture ng kapatid mo? Sabi niya, para yung alaala niya, dito wa din. Parang yung presence nandun. Oo, yung kasi presence, kumbaga. Kaya, ayan. Yan ang ating unang trending stories. Ayan, partner. Dahil nga, unang bugso ng ating balitaan kanina ay eto na. Bigyan nating daan ang ating pangalawang bugso ng Ronda at Metro Patrol. Metro Patrol Reports! Unahin na natin Metro Patrol, si Louis Angeles, BICC. Pinalabas na ang huling pasyente na nagkaroon ng COVID-19. Ang buong detalye, ihatid mo na yan, Louis Angeles. Magandang gabi, Louis. Yes, magandang gabi. Matapos ang 2 taong pagdagamot at pag-aalaga sa mga pasyente na may COVID-19, nakalabas na sa Bulacan Infections Control Center ang huling pasyente na nagkaroon ng COVID-19 kahapon. Nagsagawa si Provincial Health Officer 2, Dr. Majordis Marus Caselis, kasama ang mga doktor, nurse at kawanin sa pangunahing pasilidad na pang-COVID sa lalawigan ng munting send-off ceremony para sa lalaking 45 ayos siyang huling pasyente na nagka-COVID-19 sa naturang ospital. Bagaman na hindi ibig sabihin na tuluyan ng natalo ang COVID-19 sa lalawigan, naniniwala pa rin si Governor Daniel Fernando na malaking milyahe ito laban ng lalawigan, laban sa nakamamatay na virus. Marahil sariwa pa sa alaala ng mga panahon na kasiguro walang kasiguruhan kung kailan at paano matatapos ang laban. Ngunit ang pangyayari ngayong araw ay isang tudyat ng pag-asa at pag-asa matapos ang 2 taon, tanaw na ang lalawigan, ang liwanag ng bunga ng sama-samang pagsusumikap ni Gobernador Fernando. Pinasalamatan din niya ang mga health worker, frontliner ng BICC na walang kapaguran na naglilingkod sa mga Bulakenyo. At walang kapantay at pagsaludo ang paghanga nito sa mga health worker. Nakapag-admit ang BICC ng kabuuang 9,508 pasyente mula noong magbukas ito noong Mayo 2020. Paramihan sa mga aktibong kaso ay nakaranas ng mild symptoms at naka-isolate sa mga quarantine facilities o
sumailalim sa home quarantine. Kaya ang lalawigan ng Bulacan ay pasamantala itong samantala noong May 2022, nagtala ang Bulacan ng 82 na kabuuan bilang na aktibong kaso ng COVID-19 at bagong 13,000 bagong kaso. At ayon naman sa Provincial Health Public of Health, ang lalawigan ay nasa 109,487 kabuuang beripikadong kaso ng COVID at 107,709 ang gumaling at 1,696 ang namatay. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Alas ng Bulacan, Tempe ng Metro Bulacas, CWIC. Maraming salamat, Louie Ocampo. Samantala, kuha naman tayo ng COVID-19 update sa Ilocos Norte mula kay Ronald Idol Domingo. Magandang gabi, Ronald. Para sa mga Rashid, ito napakagandang balita dahil patuloy na bumababa ang aktibong kaso dito sa lalawigan kung saan 12 na lamang ang aktibong kaso at 6 ang bagong nakarekobre. At ang tapang magandang balita dito ay walang naitalang bagong nasawi dahil pa rin sa naturang sakit. At kung saan yung mga lugar na meron pang aktibong kaso dito sa Ilocos Norte ay tatlo pa yung natitira sa lungsod ng Lawag, ikasabay ng Sarata at tatlo sa bayan ng Bintar, Ilocos Norte. Dalawa din sa lungsod ng Batac at dalawa din sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte. Yung hindi na nabanggit na LGU dito sa lalawigan ay ito yung nanatiling COVID-free hanggang sa ngayon. At patuloy din ang ginagawang vaccination rollout dito sa buong lalawigan, lalong-lalo na sa mga bata na may edad 5 hanggang 11. So ay natin pinakalatest na COVID-19 update mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para Sintirang May Tudong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo. Samantala, before 3, namahagi ng libreng tilapia. Wow! Tilapia fingerlings sa mga fish pod owners sa Botolan, Zambales. Ang detalye niya ni ate ni Johnny Gole. Magandang gabi, Johnny. Yes. Sa layuning lalo para mapalago itong industriya ng palaisdaan na nahagi ng libreng tilapia fingerlings sa itong Department of Fisheries and Aquatic Resources o BIPA Region 3 sa mga may-ari ng palaisdaan dito sa bayan ng Butulan sa Zambales. Humigit kumulang sa 160,000 fingerlings nitong hybrid tilapia ang ipinagkaloob ng kagawaran para doon sa mga small and medium fish pond operators dito sa Barangay Caraela sa naturang bayan. Nabatid karamihan sa mga tilapia fish pond operators sa lugar ay pawang backyard farming at sinaunang pamamaraan ang kanilang estilo sa pagpapalago ng kanilang palaisdaan. Ang source ng kanilang palaisdaan ay mula sa tubig tabang o itong highland fish water. Ang nasabing programa ay sa pakikipagtulungan din itong Franciscan Missionary Sisters of Infant Jesus sa layuning mapalago ang kabuhayan itong mga mahirap na fish pond owners sa nasabing lugar. Aalalay sa mga fish pond operators, itong Technology Outreach Station for Freshwater Species, isang sangay ng Bipara upang turuan itong mga fish pond owners sa mga makabagong paraan at pagpapalago ng kanilang aming tilapia. Sa simpleng seremonya, itinagubilin itong mga opisyal ng BIPA Region 3 sa mga may-ari ng palaisdaan na ipagpatuloy ang kanilang industriya kahit naapektado sila ng krisis na idinulot nga nitong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na naging daan din upang tumaasa ang presyo ng mga materyales, partikular itong feed mills na pinapakain nga nila dito sa kanilang alagang tilapia. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Johnny Gore, Central Luzon Patrola. Nag-uulat si Pilang Ito, Dunakas, DWIT. Maraming salamat, Johnny Gole. Ayan, partner, may gusto ka pa bang batiin?
bago natin puntahan ang ating isa pang Ronda Patrol. Ayan, binabati ko lang si Jaren Siap na laging nanonood din yan pag may time sa atin. Ayan. Maraming maraming salamat sa panonood at patuloy na pagsubaybay sa amin dito sa programang Trending Ngayon. Ayan, partner, puntahan na natin. Ito ang ating Ronda, mataas na E. coli bacteria ng Pawai Lake susolusyonan. Detaling yan ihahatid ni Ronald Idol Domingo. Ronald! Ng provincial government of Ilocos Norte na masolusyonan ang problema sa Pawai Lake na mataas ang E. coli bacteria. Sinabi ni Provincial Tourism Officer Mr. Ayn Raquel na tuloy-tuloy ang pakikipag-usap ng probinsya sa Pawai Lake Management upang ganap mabigyan solusyon ang nasabing problema. Umaasa si Raquel na sa pamagitan ng tulong at kooperasyon ng mga bumarangay, tourism workers at paglilinis ng barangay ranger officers ng Tenro ay bababa ang coliform ng tubig sa Pawai Lake. Binigyan din niya na hindi lamang dahil sa water park ang kanilang layunin kundi sa buong lake upang maging malinis, safe at maganda ang kabuuan ng Pawai Lake. Hindi lingid na ang iniligay na inflatable island sa Pawai Lake ang isa sa mga dinudumog ng mga tao, hindi lamang ang mga taga-Ilocos Norte kundi ang mga taga-Karatiga probinsya. Balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patron Ronald Aydon Domingo, nag-uulat sa Sintilang May Tudong Lakas, DWIZ. Ay, maraming salamat po sa ating pangalawang bugso ng ating Ronda Patrol. At syempre, may oras pa tayo, partner. I-chika mo na yung ating susunod na trending story. Ito, partner, low-key lang to. Itong story natin na to. Grabe lang naman. Pinag-masters kahit walang college degree. At wow. Saan? Sa New York University grad school lang naman. Wow! Ang galing naman yan. Grabe naman to. So, ito na nga ang kwento. Hinangaan ng mga netizens ang isang Pinay documentary photographer na nagtapos sa prestigyosong New York University sa isang master's degree nitong nakaraan lang. Ang Pinay ay si Syza Cruz Bacani. Diyan ba yung nag-commencement din si Taylor Swift? Si Dr. Taylor. It's a love story, baby, just say yes. very elementary. True. Diba? Favorite natin yan si Taylor. Oy, hanggang ngayon. Same. Yes. Diba? So, eto na nga, ang schoolmate ng ating Tete. Wow, sana all. So, si Syza Cruz Bacani ay hinangaan ng mga netizen dahil binigyan siya ng pagkakataon ng NYU na kumuha ng master's degree kahit wala siyang college diploma. Ang galing, oh. Kasi, alam mo, bihira lang yan. At saka may mga university talagang nag-a-accept ng ganyan. Correct, diba? Oo. So sabi niya dito, sabi ni Syza, sabi niya, I am a graduate of Masters in Arts and Politics at the New York University, even without a college degree. So yun nga, meron nga siyang Master's degree ng Arts and Politics galing sa New York University, kahit nga daw wala siyang college degree. Mm-hmm. Sabi niya, scholar daw siya at nagpapasalamat siya sa lahat ng tao na nagbigay daan para makamit niya ang kanyang pangarap. Tapos sabi dito, dun din daw sa mga nakakita ng potential niya at nag-extend ng generosity. Tapos yan, sa Facebook post yan ni Syza. Bukod pa sa pagiging photographer, si Bacani ay nagtrabaho rin bilang domestic helper sa home. Oh, wow! Galing. Ang galing, no? Oo. Talagang, yung pangarap natin, pag hindi natin pinursigi at binigyan ay talagang hindi tayo determinado, hindi correct natin makakamit yun eh. Mm-hmm. Diba? Talagang pag may tiyaga, may nilaga. At saka dito mo mapapatunayan na hindi mo talaga alam saan ka papunta eh. Totoo. Diba? Kung saan ka ililid ni Lord. Correct. Diba? Kasi diba, ang pagiging domestic helper ay isang napakarangal na trabaho. Pero totoo, at the same time, hindi mo aakalain na from domestic helper, mabibigyan ka ng chance na kumuha ng master's degree lang naman. Master's lang to. Wow. Maliit na bagay. Ang galing. At saka sa New York University lang na din. Mm. Diba? NYU lang naman. Oo, maliit na bagay. Taylor Swift level lang. Wow. Ang galing, no? Nakakatuwa. Oh. Nung doctorate din si no? Taylor. So sabi dito, ngunit habang nagtatrabaho nga siya sa Hong Kong bilang domestic helper ay nidiskubre ang kanyang mga litrato. Hanggang kaya siya naging photographer. Oo. At na-feature siya agad, partner. Saan? Mababa lang din to. Grabe. New York Times. Wow!
Yung itsura ko. Wow. Di ba? Oo nga. Yung mga, ang ano naman, ang andali naman ilevela nito. Grabe naman yan. Grabe, hindi mo talaga ma-reach. Oo, at saka hindi mo talaga, yun nga yung nakakato kasi oo, hindi mo talaga alam talaga kung ano talaga yung para sa'yo, di ba? Mm. Ang layo nung nasa Hong Kong, kabiglang New York yung nakadiscover sa'yo. Sa totoo lang, di ba? Totoo yan, totoo. Kasi even nasa Pilipinas ka, ang layo nga din. Kahit kung Hong Kong lang makakadiscover sa'yo, ang layo eh. Mm. Pero from Hong Kong to New York, wow, grabe, ibang level. Correct. So, ibang dahil doon daw, mula noon, nagbago na ang kanyang buhay. Wow, congratulations! Anong yes. name niya nga ulit? Bakani? Si Zyza Cruz. Zyza. Mm-hmm. Ayan. Congratulations! Congratulations! May mas lang naman siya. Grabe no, hindi mo talaga makikita agad yung future mo. Eh. Kunyari kung nasan ka ngayon, malay mo, nandun ka na sa, sa New York din, di ba? Malay mo, nandun ka sa Korea na na-discover ka, di ba? Mm. Ang daming possibility na pwedeng mangyari sa ating buhay. Kaya wag i-grab lang natin yung mga opportunities. At saka wag mawawala ng pag-asa. If yung ngayon, yung position mo ngayon is still not what you want. Maybe it's what you need to be able to get what you want and what you deserve. Yun. Tama ka dyan, partner. Wow, ang dami natin na pagkwentuhan ngayon, no? Pero partner, naku, inabutan na naman tayo ng oras. Eto na, bago tayo magtapos, eto na po ang ating verse of the day. Ang ating verse of the day, ang ilawan ng katawan ay mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Mula po iyan sa Mateo chapter 6, verse 22. Yan ang ating verse of the day. Ayan, bago po kami magtapos, pinasasalamatan ko po kayong lahat sa patuloy na pagsubaybay sa amin dito sa programang Trending ngayon. At syempre, bago tayo magtapos, magpapasalamat muna tayo syempre sa ating pangunuan ng DWIZ 882. Sa pangunguna po yan ang aming boss na si Sir D. Edgar Cabangon, Miss Ana Cancino, Sir Cholo Baviera, Sir Tito Encarnacion, Sir Marvin Astigoy, Sir Braggy Braganza, Sir Bert Mozo, and Miss Judith Estrada Larino. At saka syempre partner, ang ating mga nakasama ngayon sa ating programa dito sa Himpilan, sila Engineer Jeric at si Engineer June. Nandyan rin ang ating communication assistants, nandyan sila Maika at si Joanne. Nandyan din syempre ang ating social media na si Jai Rojas. Ayan, muli po maraming salamat sa inyo sa pagsama sa amin sa isang oras na puno ng kwentuhan, balitaan ng mga malalaki at trending na balita sa bansa. Maraming salamat po. Muli kami po ang inyong ka-trending at kasama ngayong gabi. Ako po si Mara Valle. At ako naman po si Rashid Locsin. Susunod na ang programang Radyo Klinika kasama si Miss Marupa Hatisarne. Bye! Trending ngayon.